Ever since ayaw ko sa mga hayop na maraming kalamay, nasasakit ako. Parang, ayaw ko, nandidiri ako sa ganun. Ayoko sa mga hayop. Ayoko nung poisonous, syempre. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa'yo pagka once na sting ka niya or nakakagat ka niya. Pero ibahin niyo ang pet lover niya si Kuya Rico. Walang takot sa mga hayop na ito. Ang tarantula, scorpion, at mga nakakadiring ibis! Favorite pets daw niya. Kumbaga talagang personal love ko lang talaga yung mga exotic na ano. Kasi mga low maintenance nga sila. Hindi sila masyadong ganong kaalagain. Pwede mo nga silang iwan for a week na hindi mo sila pakainin. Natatakot talaga ako sa talagang! Kaya mo, kaya mo yan. Kasi... Naku mga ka-vlog! Nakaka-afraid! Tinitingnan ko pa lang ang mga exotic pets na yan. Kinikilabutan na ako eh. Alayin mo lang siya. Naku mo! Kung ngayon pa lang eh, kumakaripas ka na sa kakatakbo, makayana mo pa kaya ang kakaibang close encounter challenge sa mga exotic animals na ito? Sasalang na kami ni Monica sa isang photoshoot para sa version namin ng Conquer Your Fear 2010 calendar. Okay, pwede ka rin mag-smile. Try mo mag-smile. So basically, yung concept na siya natin, parang urban type na medyo jungle. Gagamitin ng animals para ma-bring out yung exoticness ng ano ng place tsaka exoticness ng models. So paano Monica? Ako na ang mauuna. Tarantula is the world's biggest spider na maaaring umabot hanggang 12 inches in length. Halos kasing laki ng isang buong pinggan. Ang kanilang favorite meal? Mga yummy kulisap. Tulad ni Wolverine, retractable din ang mga huko ng mga tarantula at kusang lumalabas ito kapag simula na ng pakikipagyera nila sa kanilang mga biktima. Mga ka-vlog, alam nyo ba ng urticating hair ng isang tarantula o yung balahibo kong tawagin ay nagiging sanhi ng iritasyon ng ating mga mata, ilong at ng ating balat? Aba Lucky, very at ease ka na kay Spidey ah. Makati siya, makati. Pero hindi naman siya malikot. Makati lang talaga. Ayan o. Sa tarantula, natakot ako sa kanya kasi sabi nga ni Kuya Rico, pag mahina resistensya mo, ang magiging epekto ng poison sa'yo ng tarantula, hindi ka makakahinga. So, paano kung sabi niya, hindi pa naman daw siya nakakagat, paano kung machambahan ako, ako yung makagat? Oh no! It's my turn! Parang di ko yata kaya. Alam niyo ba na ginagamit ng mga alakdan o scorpion ang kanilang mga venom upang pumatay ng kanilang mga biktima? Ngunit, ginagamit lang naman nila ito kapag hindi nila ito namatay using their claws. Pero ang kakaibang feature ng mga scorpion, aba, they can glow in the dark kapag na-expose sila sa ultraviolet light. Dahil ito sa fluorescent chemicals na matatagpuan sa kanilang mga kuko. Nakatakot ako sa leg ko, kala ko magkatunan ko sa mukha, pero okay naman. Good shot daw, so worth it. Tingnan. Nakakatakot siya nung una, kasi sabi ni Kuya, nagsisting daw yung buntot niya. Kapag, ewan ko, kapag siguro na hawakan mo siya, na mishandle mo siya, and naminipit din siya, yung claws niya. So, nung una, natatakot talaga ako. Ay, kumagalaw siya! Yakang-yakan mo ng alakdan, ha? Ang makarabing elbows, ang mga Madagascar hissing cockroach. Bet mo? Sige lang, Mon! Kaya mo yan! O, sige, nakalak na ako. Sigurado, pinag-chichismisan ka na ng mga ibis na yan. Kasi ang hissing sound na kanilang pinoproduce is their way of communication. Pero di tulad ng mga ibis dito sa Pinas, wala silang power para makalipat. Ismile lang, Mon. Malinis naman ang mga ibis na yan from Madagascar, Africa.
Dahil mga feeds, fruits at vegetables lang ang kanilang kinakain. Why? Namamangha ka, namamangha. Makapanindig, balahibo talaga ang experience na ito. Ang hirap yata mag-post with these creepy creatures. Pero ang importante, we were able to conquer our fear. Magandang pansalubong sa ating 2010.